What's going on guys, Angelo Carlo Patio back with another vlog. At ngayon sa vlog na to, ipapakita ko sa inyo or ito na yung pinaka review ko dito sa speed glitch. So kung nakita nyo na yung sa last video, yung sa dating video ko last dati, so yun yung kumbaga pinakita ko sa inyo yung nagustuhan ko dito, and ito yung papakita ko sa inyo yung mga issues and yung pros and cons ng nabili kong glitches. So, baka marami kasi sa inyong baka gustong bumili ng ganito pang regalo sa Pasko or gift para sa sarili kasi magpapasko. So, kaya ko ginawa itong video na to. So, intro na natin, guys. So yun guys, so ito continuation lang ng kumbaga ito yung part 2 long term ish kasi halos 1 year ko na rin itong ginagamit. So kung alam nyo mga December ko to na hindi mga January last year 2020 ko nabili tong glitches na to, and dun pala ako natuto mag glitch. So eto, so eto siya guys, speed na glitches. So papakita ko muna sa inyo. So eto, for me, i-base natin to, review na to sa quality ng ano materials and everything else. So first, yung nagustuhan ko dito guys, stiff siya. So wala pa rin nagbago sa performance kamukha nung dati. Pero ito yung mga issues na nakita ko. First of all, gasgasin siya. Di ko alam kung kulay lang, pero nakita ko rin kulay black. Nagsigagasgas din. So ayan, nakita niyo ito nung sumemplang ako. Pero gasgasin siya dito sa may toe box niya. Ayan, gasgasin talaga siya guys. And next naman na issue na to para sa akin guys, yung pinaka bowa niya dito. So if nagka-climb kayo, alam niyo na push and pull ginagawa niya dito. So push and pull. So kapag nagda-dancing din kayo guys, so lumuluwag to. Itong bowa na to guys, lumuluwag. So, marami na sa amin nagka-problema ng ganito kasi hindi lang ako nakaganito yung naka-speed na glitches. Halos lahat kami magbabarkada naka-speed na glitches. So, yun yung issue na to guys. Lumuluwag siya. So, yun yung ayaw namin. Kapag kasi nag-sprint after na nangihigpitan na naman namin. So, yun. Pero pinag-long ride ko na rin to guys. So, na-experience ko din dun yun sa long ride. So, yun yung isang, ayun yung ayaw ko dito. So, if bibili kayo na to, bilhin kayo yung may strap. So, yun. Mas maganda yun. At saka yung may buckle dito. Yung parang bakal. So, yun. Next naman na issue na to, guys. Yung dito niya, guys. Sa tongue niya. Dito. Naalis yung dito. So, tinahi ko na lang. So, kung makikita nyo, nandyan, may tahi siyang ibang kulay. So, naaalis siya agad, madaling maalis. And, yung kumbaga ito, ito mismo, nagsaside siya, pumupunta siya sa side. So, binabalik lang namin. So, yun yung isang issue na to, guys. And, yun lang yung mga issues na nakita ko dito sa speed na creatures. So, next naman yung pros na to. Pagaya nung dati, mura lang tong creatures na to. So, 1.5 may creatures ka na. So, yan is ako pro nun. Second na pro na to guys, yung mga dalawa yung ano niya dito sa ilalim attach, pwede mong ito pang road yung nakalagay, pero dito sa ilalim na to sa kasama kong isa na makapang MTB yung sa kanya, meron din siya dito. So yun yung ano, kahit anong glitz attachment nagamit mo pwede. So may kasama ko Shimano na ano, Shimano yung glitz niya. So Shimano, so ito look, so makikita nyo, versatile naman to. And makikita nyo naman guys, hindi agad napadpad yun sa ilalim. And halos everyday ko itong ginagamit guys. So yun, hindi pa napupadpad yun sa ilalim. So yun, isang pro yun guys. So kasi ito medyo mabilis mapadpad yun sa iba. Pero ito, goods naman. Next, na ano yung foam niya dito guys. So if inaalagaan nyo naman, magtatagal yung foam niya. And tsaka pala ito pa yung isang con ko dito guys, sa ilalim gasgasin din siya. So normal lang naman yan kasi it pang binibit na kumbaga itong clutches na to pang training. So pang all around ko to, so kaya ko ginawa yon kasi ito lang yung
kumbaga pang karera, pang long ride. So every lahat talaga ito. So yun, so sa akin in total naman okay naman siya, guys. Basta i-improve lang nila dito yung sa BOA, yung hindi lumuluwang. So nalagyan naman ko ng solution. So nilagyan ko na lang siya ng clip cover. So para hindi siya lumuwag, so iniipit niya pa ganun, so hindi ito luluwag agad. So yun yung isang nakikita kong pwede niyong gawing remedyo pag ganun. And for 1,500, guys, you get what you're paying for. And para sa akin, recommended ko to kasi mapapansin nyo, guys, dito sa side. Kasi dito yung, kumbaga, latong force kapag nag-clip out kapag ganun eh. So dito, kinukuha lahat ng force. So wala pa naman ako nakikitang tahi dito or naalis na glue. So, ayun, sa unit ko. So, wala pang nangyayari ganun sa amin magbabarkada. So, masasabi ko, guys, kahit anong design ko ninyo, basta yung i-improve lang nila dapat sana yung BOA system niya. Pero if pag na-improve na nila to, yun, guys, super recommended ko talaga tong glitches na to. So almost a year ko na siyang ginagamit. So and palagi siyang nagagamit, guys, kasi halos every week may ride and nagde-train din ako dito sa amin palagi. Ito, guys, super recommended ko to. So sana nagustuhan niyo yung video na to. Like, comment, and subscribe. So hintayin nyo susunod na video. So, ride yung susunod na video natin siguro. Kasi may ride bukas. So, kita sa next vlog. Yun lang. Peace!